back again to my channel, Ala Maria here. So today we're making a graduation look para sa mga gagraduate dyan. I know na parang past March na, pero I know na some of you ngayon palang April gagraduate, and some meron nga gumagraduate by May. You know, hindi naman lahat pare-parehas ng month na graduation, di ba? So, yun. So, sisimulan na natin para sa ating graduation look. Okay, guys. First, gagamit tayo ng primer. Primer base. Ang gamit ko is the Wet n Wild. So, hindi natin kailangan maglagay na napakarami. Pero kung medyo malalaki yung inyong pores, medyo kapalan na ng konti. So, dito ko siya nilagay sa palm ko. Ngayon lang. Para ka lang naglalagay din ng moisturizer sa face. Okay. And then next, ang gagamit tayo ng e.l.f. Flawless Finish Foundation. Well, kahit anong foundation na prepare ninyo, po pwede. Okay. Ang kagandahan dito sa e.l.f. na to, may pump na siya. Which is, I like. Medyo darker lang yung nakuha ko. What do you call it? Yung pangalan niya is Almond. Almond color. Gamit tayo nitong the Creme Shop brush. Nabili ko ito sa TJ Maxx. Okay. Medyo darker yata sa aking cuties, pero workable naman. Ang ayoko dito sa e.l.f. is may amoy siya. Which, hindi ko type. Pero, pag nalagay mo naman na siya, tolerable naman eh. Hindi ka naman masusuka sa amoy. Itong brush na to, maganda to. Pag yung nagmamadali ka. Kasi nadali niya na nakakover up yung mga yung face mo. Medyo may sumpa tayo ngayon dahil may dalaw tayo ngayon. You see? This one, parang full coverage na. Tapos this one, ito yung balat ko. Bali, may naglagay na ako ng foundation. So, kailangan ko na lang siya i-mix. Ang amoy nung... Hindi ko masabi kung ano yung amoy nitong e.l.f. Pero parang yung amoy niya is yung lumang cabinet. Na-review ko na to last time, pero ganun talaga yung amoy niya. Amoy lumang cabinet. Lalagyan ko na lang yung leeg ko para pumantay naman yung kulay. Ito, tamang-tama itong kulay na almond para sa medyo darker yung skin. Medyo nag-light na kasi. Dati, morena color talaga ako. As in brown. Right now, pero nag-push show na kasi. Kaya parang
nag-iba na yung kulay ng aking balat. So, yeah. Hindi na akma sa akin yung almond. Kaya minsan nagmimix ako ng foundation eh. So, okay. Now, gagamit naman ako ng Maybelline Age Rewind Eraser Dark Circles. Yan. Ito na yung pinaka, ano ko, what they call it? Nakalimutan ko. So, yan. Yung parang tatakpan natin yung dark circle natin dito sa baba. At saan medyo madilim ang paligid ng inyong face. So, gagamitin na rin natin itong brush na to. Highlighter, kumbaga. Ano ba? Highlighter? No? Ito siya. Next, maglalagay ako ng pangkilay. Bali, ang pangalan nito is Rimmel London Eyebrow Pencil. Bago pa to eh. Nabili ko last time. Shade nito. Parang yung shade niya is dark. Medyo dark. Yan. Dark siya. Dark naman yung akin yung ano eh. Kilay. Itim naman yung buhok ko sa kilay. So, sometimes nag-aaway sila eh. Ayaw nila magkaisa. Lalagyan uli natin itong Age Rewind Concealer. Concealer pala tawag dito. Ano ba yan? Dati ko nang ginagamit. Hindi ko matandaan. Pasaway lang si Maria. So, gagamitin ko lang itong finger ko kasi hindi ko alam kung nasan yung brush ko eh. Na pang concealer. Para malinis lang yung ilalim ng kilay natin. So, okay.
bagong kilay. And then, gagamit naman tayo ng for eyeshadow. Gagamitin ko is the Wet n Wild color icon. Ang shade niya is Sweet as Candy. Yan, nakita niyo naman yung kulay, di ba? Very, very light lang. Tamang pang-graduation lang. Parang yung kulay nito is light pink, yung pang-eyelids. Ito naman yung pang-transition sa crease. Tapos ito naman yung pinaka sa brow bone. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit, okay? So, syempre dito muna tayo sa pang-eyelid. Okay. Ipikit ang isang mata. So, sa pang-crease naman, ito. Lalagay lang natin to dito sa dulo. Then, i-ano lang natin siya. I-blend. Lalagay na rin tayo sa lower eyelash. Ito na rin yung gagamitin natin. Brow bone, lagyan naman natin dito sa taas. Itong parang puti, crystal white, parang pearl. Medyo madami, so ginagamit ko yung kamay ko. Medyo light lang. Ano dito kasi sa Wet n Wild, hindi siya, yung ma-powdery siya, yung parang madami naglalaglagang powder, yung excess niya. Hindi siya matte, hindi siya katulad ng mga mamahalin na matte. This one is very powdery. Pala nakalimutan ko i-bake yung aking ano face. So ang gagamitin natin is na pang-bake is the Hard Candy Fast and Fabulous. Ito siya. Nakalimutan ko na kung magkano yung ano eh. Ito yung tawag nila translucent powder.
gagamitin ko na lang to. Actually, hindi naman ako oily skin, so hindi ko kailangan mag-bake ng matagal. Parang ginagamit ko lang siya parang panglinis lang dito sa ilalim. Pero maglalagay pa rin ako. Kasi maglalagay ako ng mascara. Marami na yung maglalaglagan. Ooh! Hindi ako makainga. Ang daming ano ng pulbo. Oh no! I messed it up. Oh well. Tapos, mag-curl na ako ng aking eyelashes. Okay. Gamitin ko yung maliit kong salamin. Maipit ko. Gagamitin ko naman na pang mascara is the Grow Lucious Revlon. Maganda to. Hindi nagdidikit-dikit yung ano mo, yung lashes mo, and then napapahaba niya pa. Parang napahaba niya yung pilik mata ko. Mm-hmm. Hindi lang masyadong makita. At kasi itong aking camera ay medyo matigas ang ulo. Ayaw mag-focus. Pwede rin siya rito sa lower lashes. Basta dahan-dahan lang. Pwede yung, kasi ito medyo matagal na sa akin to. So, parang natuyo na yung, ano niya, yung pinaka liquid niya. Although, nakaka, ano pa rin naman siya sa aking lashes. So, pwede yung pasadahan ng 2 beses. Kung feeling nyo, hindi pa nag-flick up yung, ano niyo, ang ginagawa ko para hindi na rin ako maglagay ng lashes, ginagamitan ko uli ng curler para
flip siya yung pataas, yung ano, makurl lalo after mo maglagay na mascara. So gagamitan ko uli nito. So we are back again. Bigla kasing namatay ang ating camera. So next, maglalagay naman. Tinanggal ko na yung binake ko na powder here. So maglalagay ako ng Jordana Fabu liner. Ito. Siguro ano lang to, a dollar something. Before it used to be 99 cents. Pero now nasa $1 something na siya. Siguro $2 na rin. Sa Walgreens. Tapos, ang color niya is black. So, maglalagay tayo. I just open a new one. Ito na. Tapos na tayo maglagay ng nag-wing eyeliner na tayo. And then, maglalagay naman tayo ng contour. So, itong gagamitin natin. So, maglalagay tayo. Konti lang kasi medyo dark naman na yung aking foundation. Mawala ang ating chin. Ay, hindi naman totally mawala, as in parang mabawasan lang. Maglalagay tayo sa ilalim ng ating baba. Okay. And then sa ating ilong. Maglalagay tayo ng konting powder. So, ito naman gagamitin natin. So, ito ng nose. Taas ng noo. Sa may T-zone. Gamit ko na rin yung pang-foundation ko. Okay. Alright. So, ang gagamitin ko naman ngayon na pang blush is my
Studio Blush Palette. So, meron akong 6 na kulay na pwede kong pagpilian. So, ang napili ko is this. Yung nasa bandang kaliwa. Gamit tayo ng brush. Ito, Real Technique. So, super light lang tayo mga te, ha? Ngiti lang. Ayan, pat-pat lang para kapit. Tapos, yung hindi na kayo maglalagay pa uli ng blush on, bali yung hinatira dito sa brush nyo, pwede nyo na i-brush sa baba. Paikot. Ayan. And then, maglalagay din ako ng highlighter, which I don't really have the highlighter. I always use the Bake Blush. Ito yung pinaka-highlighter ko from e.l.f. Ganda siya. See, ito siya, oh. Tapos pag nilagay mo sa kamay mo. See? Oh. Diba? Caring-caring niya yung, ano, highlighter. So, maglalagay lang ako dito. Konti lang. Pat-pat lang. Para pag pinicturean kayo, maganda, di ba? Sa ibabaw ng nose. Yan sa may ano ng lips. Yung pinaka-line niya dito sa lips. Mga sub-celebrities na gaganyan sila. Naglalagay yan sa lips. Okay, so lips naman ang gagamitin ko is the e.l.f. Lipstick. Ang color niya is, color name is Sociable. So, ang gagawin natin is, naglalagay tayo sa taas. Very, very light lang. So guys, ito na yung ating simple graduation look. Sana nagustuhan ninyo. And what I did sa lips, sa lipstick, medyo kinapalang ko siya sa taas and then sa baba. And then, inismudge ko lang ng aking finger, ng ring finger, para magmukhang light yung ating lipstick.
So, yan. Sana nagustuhan ninyo ang aking munting tutorial, and I hope to see you guys next time. Bye!